ang likod ko sa pasada. Yung nagkonduktor, sakit naman sa binti at paa. Di kinaya ng haplas. Pero tiwala ko sa Alaksan Epar. Aray pero di bibigay, laban lang Alaksan. Trusted Quality Healthcare, Unilabian, Ibuprofen, and Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. The best talaga, DZSB 104.1 is B-Rated FM. The best talaga, DZSB 104.1 is B-Rated FM. Saan ka man makarating, ika'y aabutin. The best talaga, DZSB. The best talaga, DZSB. The best talaga, DZSB. Ang best friend natin. Wala ka bang napapansin Okay, magandang umaga po mga kasambayanan. Ito po ang ating pangalawang episode ng programang Sambayanan Pagtanggol ang Kalikasan. So magandang umaga po muli mga kasambayanan. Ako, napaka-excited po ng ating araw na to sapagkat meron po tayong mga bisita mula pa sa atin sa bayan ng Gloria. At ngayong araw din po ito ay meron tayong pag-uusapan regarding dun po sa ating project sa Premium Mega Structure Incorporated. At naririto po ang mga ilan natin mga bisita mula po sa Gloria. At kanina pang umagang maagang umalis sa kanilang mga lugar. At talaga nga sinayahan yung ating pagdalo dito sa kanilang, sa ating program. Para sa ating kalikasan. So muli, ito po yung ating mga bisita. Magandang umaga po sa inyo lahat. So mula sa ating kanan, pwede po natin ipakilala yung ating sarili. Ako po si Ginang Marley Armabolo, isang concerned na citizen na nagmula po sa barangay ng Malamig, Bayan ng Gloria, Oriental Mindoro. Okay, good morning, Tita Marley. Good morning, Marley. Sir. Hi, good morning, Kuya Billy. Hello, ako good morning si po. Maria Bongia Malakas di Mapilis. Isang miyembro ng Malamig Concerned Citizen at the same time ng Sambayanan. Okay. Emmy Solas, mula sa Malamig, Gloria Oriental, Mindoro, miyembro ng Malamig Concerned Citizen at ng Sambayanan. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Yes, Tita Emmy. Okay, kasama rin po natin ang aking partner pa rin. Sige. Yes, Emmanuel Perez po sa Kasambayanan niyo po. Okay, mga kasama, at ako po talaga nagagalak dito sa ating mga bisita kasi talagang katulad din po natin, sila po ay biniyayaan ng talagang yung pagmamalasakit sa ating kalikasan without any condition or without ever na kung ano man consolation na mapapunta sa kanila, kundi talagang nabubuhay sa kanilang puso yung pagmamahal sa kalikasan. Anyway, bahagi pa rin ng kasapi ng ating sambayanan ay yung ating tinatawag na Malamig Concerned Citizens. Ito po ay kasama sa ating koalisyon ano, sa sambayan at sumapi po talaga. So, base po sa ating, ano, bigyan nga po ako ng overview, ma'am, kung sino man sa atin, ano yung pinaka-sinasabi natin Malamig Concerned Citizen. Okay, anong pinaka- Kuya Billy, ang Malamig Concerned Citizen ay nabuo ito noong barangay assembly kung saan nagsama-sama kami ng pagpapaperma. Uh-huh. Kasi tumututol kami doon sa pagtatayo ng kumpanyang ito. Uh-huh. Pero di sa pagpapatuloy noon, sa madalit sabi, sa bisa ng isang SPA
mas napagtibay ang malamig concerned citizen. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng special power of attorney. Na tinulungan kami ni Attorney Ong. Bati naman natin sa attorney. Hi, Attorney Ong. Yes, our vice mayor ngayon. Para may push through itong malamig concerned citizen. May push through din yung aming pagtutol dahil syempre, natatakot kami na mawasak ang aming kapaligiran, ang aming magandang kalikasan sa malamig. Yun. Dito nagsimula ang malamig concerned citizen. So, ibig sabihin doon sa yung malamig concerned citizen, isa talaga siya, ito yung organisasyon, ito yung mga tukoy, ito yung nangunguna pala. Nangunguna doon sa mga concern ng mga citizen doon sa barangay natin, na particular na sumilang base na rin doon sa pagpa-execute ng proyekto ng PMI. Mm-mm. Okay. Walo kami. Ah, may walo kayo. Maaari ba natin malaman kung sino yung mga walong tao na yon? Si Ate Marley, ako, si Sir Leonard Misal, si Ma'am Maricar Manalo, si Ma'am Nori Andal, at si Ma'am Lily Dichoso. Then, si Ria Den Fronda. Sama namin. Okay. And then, our advisor, Ma'am Emmy Solas. Yeah, given naman siya si po. Sino pa? Si Engineer Aristeo Adan. Ang isa sa walo. Kasama namin yun sa walo. Yung mga walong tao na yun, isa talaga biryaya din sa mga taga-Malamig, ano? Dahil siguro na doon nagsusulong at talagang mga concerned citizens din sa kanilang mga kasama at mga kabananggay. Anyway, sinasabi natin yung proyekto ay inilunsad doon sa Barangay Malamig nga. Kaya tingnan nga natin, ano ba yung sinasabi nating PMI, yung overview? Anong pagkakalatag nito sa ating barangay? At anong tahasang, ano ba to, Ma'am Emmy, pakipaliwanag po. Yung Premium Mega Structures Incorporated ay isang kumpanya na naghukay ng bato, ng gravel, ng sand. Quarry. Okay, yan ang sinasabi nila ayon sa kanilang ECC. Ito ay nagsimula noong May 2017. Pero noong August 2017 din ay napatigil sila. Ay, nagmulta sila dahil sa early operation without any papers. And then, nung mabigyan sila ng ECC September 4, 2017, dire-diretso na ang kanilang operation with the ECC, Environmental Compliance Certificate. Pero noong December 2018, biglang bumaha. Ah, ito na yung bagyo, no? Yung yes, low pressure na... that is Nona. Ay, yung Nona. At dyan na pukaw ang kamalayan ng maraming tao na delikado talaga itong mga kumpanya na ito. Dahil kaya bumaha yung stockpile ng buhangin sa gitna, kumalat. And then, pagkatapos ng baha, January 2019, yan, nagsimula na yung mga reklamo. Sure. Una sa Facebook, and then written na reklamo. Base po, ano po yung mga reklamo kalimitan ng mga citizen natin doon sa Gloria? Eh, naapektuhan ang kanilang kabuhayan, ang kanilang hayop. So, na-damage po sila. Kaya, nagsimula yung mga reklamo at nagreklamo din sa DENR dahil sa maraming violations ng kanilang ECC. Kaya noong February 4, 2019, nababaan sila ng cease and desist order. So, pansamantalang napatigil po yung project? Napatigil. February po. Okay, yes. Po. Sige po, Tita Emmy. Hanggang sa pagkatapos ng election ng May, nagsimula uli sila. So, diretso na po ulit yung kanilang operation. Dahil ipinakita nila yung permit nila ng April 17, 2019 na binigyan sila ng DENR Region 4 ng Mineral Processing Permit. Hindi lang quarrying, kundi Mineral Processing Permit. Signed by Roland De Jesus. Okay po. Hanggang mula noon, hanggang after election, hanggang ngayon, dire-diretso sila sa operation. So, anyway, sa kalagayan po sa atin ngayon, nakikita naman natin na yung operation nga, sabi nga ni Tita Emma, ay dire-diretso. Kung ang dire-diretsong operation ito, ang assumption natin talaga, at nadumaan talaga ito sa barangay. Tama po ba ako?
At saka dumaan na rin sa munisipyo at pumabor na rin sa atin sa lalawigan. So ngayon, ano po na nangyari? Kita. Noong pag after election, naglabi kami kay Gob. Ayo, naglabi na po kayo kay Gob. Ito po ay kailan noong? Noong July... June. Last week of June. Okay, last week of June or second week of June. Naglabi po tayo. Naglabi kami kay Gob. Tapos nagreklamo kami, nagdala kami ng papel. Ah, okay po. Na ano po ang maitutulong nyo sa amin. Sabi niya, so kailangan mag-schedule tayo ng pag-uusap with the owner of the company. So, bigyan nila kami. Ang pagkakataon po na makipag-usap at makipag-dialogo doon sa PMI po mismo. Sa PMI. Okay. At natuwa kami kasi inintindi kami ng gobernador. Okay. Kaya dumating ang araw na ipinatawag niya kami, ilang araw lang, at kami nagpunta sa Kapitolyo, kaharap namin ang may-ari ng PMI at saka yung mga tauhan doon. Okay, so doon na po nagsimula yung inyong usapin. Doon July 19 na po sa pinakato. Sa ating Kapitolyo na kung saan ay pinamunuan ng ating mahal na gobernador, Bonds Lulor. So, doon po sa pag-uusap, mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Pero sa ngayon, pare, pare nga man, alam ko galing ka pa doon sa Nauhan, di ba, sa Malbar? Yeah, yes. At yung ating po mga kasamahan ay talagang hanggang sa ngayon, simula po ng Webes, ay ine-execute pa rin natin yung programang 1 Million Tree Projects. So, Kuya Eman, sige nga, ikwento mo ano na, asan na sila ngayon. Hello, Ate Jane, para. Sige, hi Ate Jane. Hi Ate Jane, pagod ka naman dyan. Marami pang trabaho. So, currently na yon kahit malakas ang hangin doon, ay tuloy-tuloy yung planting natin. So, merong mga times na dalawang beses sa isang araw yung ano eh, isa yung early morning at saka yung isa ay yung pahapon na. Oo. So umaabot pa kami ng hanggang 7 PM sa... Grabe. Ibang-ibang talaga. Inspired na inspired dito mga to. Grabe. Manununo na. Sampu kami nandun. Oo. Grabe yung team nyo. Malapit kami, sasama din kami. Layo. So definitely, ang pinakang exact location kung nasaan sila, simula pa ng web, basta ikaw bumabalang para makasama ka namin ngayong araw na to. Grabe, sipag-sipag. So definitely, kung saan yung lugar nila ngayon, Kuya Eman, pakikwento nga. Dito sa Barangay Malvar, Tuhan, sa Aurora National High School Extension. So, nandun sila. So, malapit din sa school yung nursery doon. So, nakakatuwa lang na with the help ng mga teachers, estudyante, natutulungan nila tayo ng ano din doon. So, na yun, merong mga select few from the barangay na nakasama din natin doon. So, ang daming seeds, ang daming ano, overwhelming yung support ng seeds. At just recently, yung bagong vineyard, yung vineyard ng Bignay. Oo. So, nagbigay talaga siya. Oo, basa ko sa potion. Anak ng katuwa ko lang, ang dami pa rin yung seeds na binadinanay sa atin. Two sacks. Sabi niya sa akin pa, sabi, Kuya Billy, alam mo ba, kalahating milyon yan, kung bibilakin, sabi ko, talaga binilang mo. Kasi yung, sa kansya, Bignay, buto, no? Yung buto ng Bignay talaga, ang pino niyan, mas pino pa sa paminta. Oo, grabe, aliliit. Kaya binibiro ko si Ate Jane, eh. Ay, paggawa po namin po, talagang basa pa siya, so talagang sinasabaw namin sa tubig. So yung sabaw niyan mismo, hey, no, yung fermented niya. Nakakaingit ang langan. Dinilig sa lupa. Oo, grabe. So, yun, isa pa rin sa programa natin sa munisipalidad ng Nauhan, yung paglalatag ng yun sa tree planting. So, executed na yung ating 1 million tree project yan. At actually, nagbigay sa akin ng mga listahan na talagang babatiin natin. Ito yung mga katulong ni Ate Jane dyan. Grabe. So, they deserve na batiin talaga. Kasi itong mga ito, kumikilos ng walang bayad, mga voluntaries, yung spirit ng voluntarism. Katulad ng mga bisita natin ngayon, sabay humuhugot ng kanilang mga pagkilos at kanilang mga lakas. Kundi yung dedikasyon nila. Katulad natin yung pagmamahal sa bayan nila, sa barangay nila, at ganoon din yung pagmamahal sa kalikasan natin. Kaya nga ito, batiin natin. So kasama nila ngayon, alam niya kapatid, pabati naman ng mga sumusunod. Siguro kulang ng oras natin sa program. Anyway, so batiin natin itong mga ito. Si Kapitan De Los Reyes, si Secretary Neri, at saka yung mga teachers natin. Si Sir Ferdinand Valdez, ang Malbar National High School Aurora Extension. Okay, sina Sir Saidi. Sir Saidi, magandang umaga sa'yo. Good morning.
So si si Sir Reynald Nebraga, mamalaya Biola Oraisa, Otaisa. Oh, anyway, Otaisa, si Nimbel Karingal, Lingel Goneto, Maylin Goneto, Vanessa Gloria Kuraming, si Ma'am Ronaldine Libunaan, Lenubuan, Ma'am Bilinda Tayuan, Gerald Karingal at si Johanna Nebrada. Kasama pa rin po nila sina Cardelos Reyes, Jeremy Perez, Hannah Marie Takod, Raylan Carpio. Mga ito, ito yung mga estudyante kasama nila. Si Mel Kimberly Regacho, Shena Lumakad, Randy Perez, Mike Justin De Los Reyes, Jopay Piego, Marina Lalim, Jonathan Arumain. Okay, Kuya Eman, batiin mo yung kanilang mga SSG, Student Supreme Government, tila doon. Supreme Student Government po ng Aurora National High School Malvar Extension. Sa president nila, si Miss Babylyn Robles. Sa kanilang VP, Maria Chinchin Gutierrez. Sa kanilang secretary, Jemarie Pediego. Treasurer, si Jason Ann Evangelista. Auditor, Jessa Mojica. Sa kanilang mga PIO, si Janelle Magbuo, John Raisel Heron, at Sergeant at Arms nila si Sir Miguel Perez. At sa mga... Yan yung Nauhan team, ano? Team ng Nauhan para sa tree planting, grabe. Ito yung combination, ano? Yes. Okay, so sige, pati mo sa pamumuna, syempre. Ni Ate Jane. Ang sexy-sexy si Madam Jane. There's truly. Tita Kuya Eman. There's truly. May big na ipata si Kuya Eman. May big na ipata. Putik pa kamay ko. Arbin, Brad Arbin Murillo, Ate Selly Araha, si Ruby Angaring, Maricar Magdrigal, Randy Arpia, ang ating pinakabata sa team, si Vincent Evangelista. Oh, ilang taon dito? Grabe, bata pa lang. He's minor, ha? Talagang... Talagang pinayagan ng magulang yan. Para sa ganung advocacy, ha? Oh. Grabe. Jackson Sales and Jeffrey Manalo. Okay, salamat po. Ingit sa lahat doon sa school na tumanggap para tanggapin tayo, maglagay doon tayo ng nursery ano sa Aurora Extension National High School natin sa Malbar at saka doon sa school ni Sir Saidi Argente. Okay, salamat po ng marami sa inyo sa pagsuporta sa programa ng ating sambayanan. So mamaya pag-usapan natin, balik tayo doon sa atin sa PMI regarding doon sa ano ba nangyari doon sa pag-uusap between PMI at ng mga malamig concerned citizen. Sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan po natin yon. Okay, so break muna po tayo. Basta sabihin lang ako, kayong makakati, hindi kayo tao, hindi kayo hayop, hindi kayo bagay. Kayong makakating fungi, patayin ko kayo. Kasi nag-fungisol ako. Sa makating buni, ipungisol mo. Sa kumakalat na an-an, ipungisol mo. At sa mabahong alipuna, ipungisol mo. Kaya tandaan, tigilan nyo yung pangangati nyo. Ipungisol mo. Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Salicylic acid, brass benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Isang gamot para sa apat na sakit? Parang imposible? Kaya ng Rexidol Forte yan. Isang Rexidol Forte. Bilis banat sa apat in as fast as 12 minutes. Sa binat, sakit ng ulo, sakit ng katawan at lagnat. Huwag nang mag-iba't ibang gamot. Sa apat, isang Rexidol Forte lang dapat. Anong hindi kakayanin pag may Rexidol Forte? Bilis banat sa apat. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, Mars! Kamusta? Uy, ikaw pala, Mars! Di kita nakilala. Di ka tumatanda. Ikaw kaya dyan, Mars. Di ka tumatanda. Ano pang sikreto mo? Hay nako! Magastos! Ang sikreto ko, sandamakmak na beauty products. Ikaw ba? Kapilang Mars. As in, kapilang ang sikreto ko. Mars naman! Kape talaga? Jim's Cafe Alana Coffee Mix, decaf with collagen. The first of its kind, decaffeinated coffee with collagen, with moisturizing effect and wrinkle resistance for a beautiful and younger you. Kape talaga? Jim's Cafe Alana Coffee Mix, decaf with collagen. The cup of ageless beauty. Available in leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. Gusto mo bang maging maganda? Elegante. Ang bahay mo maging kakaiba. Pang matagalan, pula bintana pintor.
less gas. Etching graphic good roller and vertical vines. Window tint blinds, PVL folding door. Elegante home center. Visit us at Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental, Mindoro. And for more inquiries, call us at 043-288-2401 or 0925-827-5487. Elegante home center. Let us design your home according to your style. Joseph Reyes po, palaban sa biyahe at 16 years ng solid Alaksan FR user. Bilang tricycle driver, bugbog ang likod ko sa pasada. Yung nagkonduktor, sakit naman sa binti at paa. Di kinaya ng haplas. Pero tiwala ko sa Alaksan FR. Aray pero di bibigay, laban lang Alaksan. Trusted Quality Healthcare. Unilabian, ibuprofen, and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 104.1 Spirit FM, my friend in the air. 104.1 Spirit FM, will always be there. That in all things, God may be glorified. Alright mga kasama, naririto po na po tayo sa ulit sa programang Sambayanan. Pagtanggol ang kalikasan. Nako, kanina pinag-uusapan natin yung ating mga kasama na nasa nauhan. Talagang tuwan-tuwa sa ating pagbati, grabe. So, kasalukuyan hanggang ngayon, nagtatanim sila at nakikinig sa atin. Ang sisipag, grabe. So, saludo kami sa inyo. At talagang dapat talagang taus-puso yung pasasalamat na maiparating namin talaga sa inyo. Okay, kay Ate Jane, pagbalik mo, meron kang gift. Oh, may gift ka para sa amin. Bibigyan ka ni Kuya Eman. Okay, balikan natin yung ating usapan regarding doon sa napag-usapan natin doon sa mini-Zoom pinangunahan na pag-uusap mula doon sa malamig concerned citizen at sa pagitan ng ating premium megastructure incorporated. Ano yung mga napagkasunduan at ano nangyari doon sa usapan? Anyway, may anim tayong napagkasunduan. Tama po ba ako? Yes. Opo. Okay, so, ano yung mga... Ang mga anim na ito ay talagang nakalahad sa atin regarding doon sa kasunduan. Ano? Una-una yung alternative road, yung dike, cash band, at saka yung mga claimants, at yung pag-organize ng monitoring team, saka yung pagbubukas ng site for visitation. Ano? Okay, pag-usapan natin. Anong kinakapalooban ng mga kondisyon na to? Si kausapin natin si Ma'am Merlin. Ma'am Merlin, alternative road po. Ano pong scenario nito? Kuya Billy, sa ngayon sa alternative road, sa kasalukuyan, ay doon pa rin po sila dumadaan sa datihang daan na nila doon sa aming barangay. So, ang request nyo po sa alternative road ay? Magkaroon po sila ng sarili at gumawa sila ng talagang yung kanilang dadaanan. Alternate route na dadaanan. Opo. At hindi po madaanan ang? At hindi po doon po sila dumaan sa mga busy road tulad po ng doon po kasi sila dumadaan sa critical na kung saan ay doon naglalabasan yung mga bata. Ay, mga na opo, opo, kasi yun po ay nandun yung aming elementary school. At saka, nandun po yung aming high school. Oo. Okay naman po na nagkaroon sila ng oras para sa pagdaan. Hmm. So, ano po yung mga oras na nilahad nila? Nung sa umaga po, ay start po sila dapat ng 7 a.m. Mm-hmm. At magtatapos po sila sa hapon ng 5:30. Sa ngayon po, wala pa po kaming nakikita na pagkilos. Na magkaroon sila at matukoy nila sa amin yung talagang kanilang dadaanan. Mm-hmm. Wala pa po silang ginagawa sa ngayon. So, sa observation niyo po, malimit ba? Malimit yung pagdaan ng mga sasakyan na to? Malimit po kasi marami silang dump truck. Parang 10 yun na laging sunod-sunod ang pagdaan nila sa ngayon. Sa ngayon, hanggang sa ngayon po, dumadaan pa rin sila hanggang 5:30 na hapon. So, ito yung hapon. Senaryo ng paglalabas ng stockpile. Opo. Opo. Yung mga kagakarga ng mga dump truck na ito. So, yung ating maliwanag, yung request natin na sana, kung maaari, na yung mga truck na ito magkaroon ng alternative route, wag naman doon. Kasi alam natin, sabi nga ni Ate Merlin,
na ano dito mga estudyante natin, labasan ng estudyante, at saka ito busy road din natin. Opo. Na kung saan talagang paaring mag-cause ng delay o whatever doon sa ating barangay. At saka karagdagan lang Kuya Billy, dun sa oras ng operation ng machine. Ang napag-usapan namin ay 6 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock p.m. Oo, so maaga. Oo. Para sa isa hanggang p.m. Oo. Oo. Kaso, umi-exceed pa sila sa 5 o'clock p.m. So sa observation, meron pa rin nakikita tayo doon. Sa observation, may paglampas sa oras. Oo. Ng operasyon ng machine. Mahalaga din matukoy itong mga pangyayaring ito at maitala. So anyway, doon, isa sa kasama doon sa usapan natin, yung alternate route ng mga sasakyan, para at least ma-protection na yung kaligtasan din ng mga estudyante na naglalabasan. Kung ito ay malimit at nagiging busy rin road, kamusta yung lagay ng karsada? Matibay naman? Ayos pa naman? Sa ngayon po ito ba ay... kukreto, di ba? Kukreto yung sa malamig na po. Ngayon, okay naman. Bagong gawa pa ata to. Si Ma'am Emmy, masasabihin po. Sige po. Tita Ma'am. Ay, ngayon po ang kalagayan niya ay talagang sira na siya. Sira na yung karsada. Sira na siya. So may malaking impact ba yung pagdaan ng mga truck? Maaring siya yung ano? Posible po. Posible. Kasi nung una na hindi man sila doon, wala pa sila, ay maayos po. Maganda po yung aming kalsada. Pero ngayon po ay kahit sino po yung bumisita, siguro naman makikita nila yung pagbabago na talagang sira-sira na siya. Sira talaga. Meron pong maganda, pero yung talagang ano, sira-sira talaga yung hindi gaano katibayan ng ginawang kalsada. Ay uka-uka at saka nilalagyan na nila ng mga buhangin. Oo. Para hindi siya maglubak ng masyado. Siguro maganda rin, kung sakasakay, kung ako siguro mabigyan din ng pansin, ano, maganda maipagawa, ma-renovate na ulit itong mga karsadang ito. Dahil isa pa rin sa aspeto, siguro may malaki din bahagi itong malalaking truck na ito kung bakit ito bumigay. Anyway, so doon, mahalaga rin nga, tama-tama ito, napakagandang condition na hiningi ng mga taga-roon mismo kasi naranasan nila ito, yung pagkakaroon ng alternative route. Pangalawa dito ay yung dike, dike. Tungkol po dun sa ating ano. Hindi po kasi dike, yun ay gabion wire. Gabion wire. Okay. Opo, na nung siguro, hindi pa po naman katagalan, mga 3 weeks, dumating po sa barangay namin ng malamig, yung mga engineer po na galing sa National. Sila po yung mga nagsukat at binisita nila yung area, gumamit pa po sila ng drone para talagang mabilis ang makuha nila ang sukat at kalagayan ng Kailugan. Na yung Kailugan po na yun ay simula dun sa dulo ng barangay Malamig hanggang sa pababa ay talagang yun po ay dinadaanan at dinadaluyan ng ilog. So ang ano po nila ay gabion wire ang ilalagay nila para doon. Yung pinaka-naging resolution opo, nila. Yun po yung ano. Iniisip nila mas effective. Ngayon po, yun pa lang po yung pagkilos nila, yung sinukat nila at tiningnan nila yung kalagayan ng kanilang lalagyan ng protection dike. Anong gabion wire? Pag sinabi mong national, ano yun? National government o galing sa PMI? Ang pagkakaalam ko po, parang ang naglakad nun, pero siya, yun po ay galing national, ang lumakad po talaga ng mabilisan ay yung si Francis Lloyd Chua. So si Sir Francis Lloyd Chua, siya po yung pinakang ano? Yung may-ari ng PMI. So ibig sabihin, ginawan din ng paraan, anyway, yung initial step nila ay tiningnan kung ano yung situation, yung mga data, details. And then, at least siguro nakapag-programa na kung ano ang effective na ilalagay doon, which is sinasabi mo sa akin yung gabion na parang ano. Opo. So, yun. So, sa anim na nabanggit na discuss natin yung tinatawag ng unang kondisyon na pinihingi ng taga-malamig ay yung alternative route ng mga sasakyan palabas. At huwag madaanan itong busy na road na to, magawa nila. At sa kasalukuyan, ang kalagayan nito ay hindi pa sila nakakapagawa ng panibagong ruta. Pangalawa, eto hinasabi natin yung dike o yung pinanggabion kasi eto yung paghahanda kung sakasakali na kung magkaroon naman ng pagbaha, meron tayong protection particular po doon sa mga taga-barangay malamig. So yun yung ating ginagawa ng paraan. Ano. So sa ngayon nga, kumuha pa rin sila ng mga detalye at nandun yung resolution na ito yung gagawin namin. So, from that time,
hindi pa natin nagagawa, nakikita kung paano ito na execute sa kasalukuyan. Okay po. So ngayon, cash ban. Isa sa mga ni-request natin sa usapan dito ay yung cash ban. Tingnan natin, Madam G, ano yung particular na kondisyones, ano tumatalakay dito sa cash ban na ito? Ang tumatalakay po dito sa cash ban na ito, na in case na ang malamig ay masalanta, ng syempre malaki ang epekto ng kanilang project sa barangay. Saka lima magkaroon ng sakuna. Sakuna, So nag-kwan kami ng cash ban, pero wala pa siyang enclosed exact amount na kung magkano, dahil ang sabi nila i-assess yung mga lupa, yung mga agricultural land doon, yung mga kabuhayan ng tao, at the same time yung kita ng company. So at itong cash band na ito daw ay ipapangalan isa sa malamig concerned citizen sa inyong lingkod at isa sa PMI. So sa PMI. So itong cash band na ito ay nakapangalan siya yun to sa PMI. At talagang wala pa siya talagang definitely amount. Wala po. So, pag-uusapan pa daw. At sa, parang project, parang parang mga nakapropose pa rin as proposal. So from there, dito sa anim na nating kinuhang mga sa mga tinalakay natin, ano. So definitely wala pa tayong nakikitang date na pagkano. So wala pa. Na isa lang na date. Mamaya pag-usapan natin ito. Pero Kuya Billy, pumayag sila sa cash band na ito. Na magkakaroon sa ayaw at sa gusto nila ay magbibigay sila ng cash band. Magbibigay po talaga sila. Maglalagay ng cash band sa banko. Meron na ba na yun? The present? Wala pa po. Pag-uusapan pa kung magkano, depende kung ano ang assessment ng mga kabuhayan. So, isa din dito yung tinatawag natin na open site for visitation, Ma'am G. Pakipaliwanag doon sa hiningi niyong ano. Bakit kailangan to? So, yung open site visitation, para lang makita namin kung ano baga yung nangyayari sa loob ng kanilang site, ng kanilang crushing plant. Hindi kamukha noon. Hindi po kamukha dati na para kaming mga ano na hinihiyay na harap. Bawal. Bawal. Bukas anytime, kahit sino pong tao na nandyan sa malamig, bayan ng Gloria, bayan ng kahit na sino, kahit buong taga Mindoro, pwede pong bisitahin ang site nang wala mang sabi nga ay pagbabawal. Pagbabawal. Para dito makita din talaga natin kung talagang lihiti mo o ano. O, legal. Yan naman talagang imbitasyon ko sa mga taga Mindoro. Palagi kong sinasabi sa aking Facebook, bisitahin po ninyo nang makita ninyo ang nangyayari dito sa aming sityo at sa aming barangay. Kasi lately nag-post ako nung banda-banda doon na barangay Buong Lupa. Maganda pa siya. Ang touch pa sa palagay ko. Kaya sabi ko, bisitahin ninyo hanggang nandito pa ito. At baka bukas-bukas ay alaala na lang. So, yun. Yung pag-open na yun ng kumpanya, ay malaking bagay po para sa mga tao na curious o sa mga taong concerned sa kalikasan. Okay. So, ganun. Maganda rin pala yun. Ganun na bibisita ng sino man. Definitely tayong sambayanan, tingnan makapag anyway, may mga ilang pag-ano naman, may mga ilang pagtatangka na nung una na talaga mabisita itong lugar, pero sa labag yung ngayon, kasamang Ross, alam ko nakikinig ka, hello, maganda umaga sa'yo. Pati natin si Ross. Hi, Ross. So ngayon, sige. At ang kadagdagan pa doon, Kuya Billy, ang maganda doon, mismong yung may-ari nung time na yon, 'di ba, tita? Ang nagsabi na kahit sino po pwedeng bisitahin. So wala namang ibubook o kahit halimbawa ngayon, may booking ba mangyayari? Wala na, wala po. Kahit walang surprise visit, walang mga appointment, wala set appointment. Open yung palagang area para sa visitation. Okay, so naka-apat na tayo. Una, ulitin natin yung apat na nauna natin naging talakayan. Una, alternative route talaga para doon sa palabas na sakit. Tita, latest, Tita Emmy, nakakita ako, nakakita ako ng post sa Facebook, parang may mga truck na sikip na sikip sa karsada, yun. Nagsalubong. Kaya, makikita ninyo na talagang mahirap.
pag doon dumaan sa karsada natin. So, bukod sa nasisira, ay sikip talaga. Kasi lalaki nung truck. Okay. So, Tita Emmy, kanina, di ba, alright, natalakay natin yung alternative route na ating hinihingi, yung dike. Yung plate number. Yung plate number. Walang plate number. Yung plate number. Kita nyo naman, walang. Hoy, mga truck. Bakit kayo bumibiyahan ng mga walang plate number? Ano? Anyway, i-concern natin yan sa mga tao na dapat na agency na tumalakay para di yan. Anyway, kayo parayan. Lagot kayo sa pulis. So, kailangan naman. Kahit naman anong uri na sasakyan, di ba? Kailangan may plate number. Ko naman, kung bakit wala naman siyang plate, wala naman nangaharang, di so, ko alam. Sigurado, sa susunod na pag-uusapan ninyo between the government, the PMI, makapag-usapan niyo ba ito? Bawal pala, Kuya Billy, lalagyan ko na yung kotse ko. Kahit conduction. Okay, so natalakay natin yung tinatawag natin gabion, yung cash band, open site for visitation. Tita Emmy, yung remaining na dalawa, yung claimants natin. Ano itong mga claimants na condition natin para sa mga claimants? Yun kasing nung December 2018, bagyong Nona, maraming ang napinsala doon ang kabuhayan at mga hayop. Ngayon, sabi nila, paano kaya po? Sabi ko, paano nga ba? Anong gagawin nyo? Lito kasi ang mga tao doon. Kumbaga, ay parang nahihiya, natatakot. Kaya sabi ko, sige, gawa kayo ng sulat. Ipa-xerox yung ID nyo. Ako ang nag-forward ng mga sulat sa PMI. At Tita Emmy, sabi niyo natatakot. Anong saan nagsisimula yung takot na yun? Eh, kasi may nangyari doon. Na? Na lusob daw ng NPA. Nalilusob? Ang minahan. May namatay na isang pulis. Ay, oo, nabalitaan po natin. Tapos, mula nun, ang mga tao natatakot kasi laging may nakabantay doon na mga army at pulis. So, not to get involved. So, siguro, natatakot sila regarding doon sa issue. Natatakot ang mga tao dahil baka sila'y puntahan. Alam mo naman ang mga barrio people. Oo, syempre. Security din ng pamilya, sigurado isipin ng mga yan. Baka sila'y tanungin, ano-ano. Pero pagka nakasalang na yung ating karapatan, na-disturbo na tayo dito, siguro naman, aking idea, ano natin yung ating, yung dapat na para sa atin, yung apektado para sa atin ay bigay at kunin natin. Sabi ko, nag-usap kami ng Pangulo ng Kumpanya at saka yung mga tauhan sa harap ng gobernador na pagbibigyan nila yung inyong mga claims. So gumawa kayo, 10 yung dumating, 10 yung gumawa, ang iba hindi. Kasi ang katwiran ng iba, malapit po kami doon sa site, the crusher, ay nakikisama po kami. Hindi ko naman sila pwedeng pilitin. Term na nakikisama. Tapos meron pang ibang magkiklaim. Yung 10 na yon, ipinorward ko ang papel July 20, August 20, final up ko after 1 month, process, pinoprocess daw. And then, ang medyo nagagalit na ako, ang tinawagan ko na yung Pangulo, si yung Mr. Chua. Buti mabait ang kanilang Pangulo. Talaga, si Mr. Chua naman, very accommodating, mabait. Si Sir Chua. Mabait nga siya. Sabi niya, opo tita, opo ma'am, sabi niya, dadating na po. And then, the next day, agad, pinorward yung sa kanyang HR personnel doon yung pera, kinusabahan ko, dinistribute sa mga tao. At ako'y natutuwa. Sapagkat pinagbigyan ang hiling. Ibig sabihin, may mga paraan din naman na nakikipagtulungan sa mga taga-barangay ang kumpanya. Yun nga lamang, hindi lahat agad. Kaya naghihintay tayo kung kailan pa ibibigay ang 5 demands, ang 6 na demands. Kasi at wala pa. Ito lang maliliit na claim nito na nagkakahalaga ng 282,000. Wow. So, ibig sabihin, 282,000 yung assessment na damage doon sa 10 tao. So, ibig sabihin sila yung nagdikta ng presyo. No, ang tao nga. Ibig sabihin, ang tao yung mga nasalanta nung bagyo or whatever, nung project, ay sila yung nagpresyo nung kanilang mga nasalanta sa kanila kung ano magkano yung amount na ibibigay sa kanila. Yes, and then, without any ginarantiya na naibigay talaga itong 282. Ano po? Yes, ano naman damdamin po ng 10 ito? Masaya sila. Sabi nila,
Ay, salamat po at yung amin pong mga nawalang kabuhayan ay kahit papaano may mapapagsimulan kami ngayon. Okay po. So maganda, maganda itong isang ano to na nai-serve naman sa ating mga kasama, sa ating mga kabarangay doon sa Malamig, yung claim na to. Pero ito pong claim na ito ay hindi lang nakapako sa 10. Tama po ba? Hindi lang, marami, marami pa. Marami itong... At sabi ko sa kanila, kasi hindi kayo sumabay dito sa grupo, kayo okay. na lang ang bahalang magawa. Oo. Sabi ko, sulat lang yan, kasama yung Xerox sa ID ninyo, i-forward nyo lang. At yung justification siguro na talagang ito yung ano... Na nasa lantas sila. Sinasabi nila yung justification sa sulat. Sinasabi nila. At naniwala naman. Tsaka makikita naman. Makikita naman doon. Doon sa location. Yung location. Okay. So, ibig sabihin, meron pang ilang nakalinya na pwede natin iproseso. Yes. Ang isa dyan na yan, Ay, kayo naman. Maraming ang pinatanim na saging at nyog ay naubos. Naubos? Nawala, nadala ng baha. Kasi Kuya Billy, actually ako nung nagbaha na yun, nakita ko mismo kung gaano kakritikal. Kasi yung lupa namin dati, hindi yun umaakyat ang tubig na parang isang dangkal na lang ang layo ng tubig yung sa pangpang. Nung time na nagbabagyo, nandun ako, so nakita mo talagang na. binabantayan ko ang tubig sa ilog at nakita ko talagang sabi ko tumataas na. Sabi ko pag tumaas pa to at lumampas dito, delikado pa ito. Pag bumuhos pa ang ulan, siguradong yung flash flood na talaga siya. Kawawa na ang mga taga Malamig doon sa mismong dahil gawa po nung nagtambak sila ng buhangin sa gitna ng ilog. Di ngayon bumagyo. Hindi naman pwedeng hakutin nila 'yon. Ang biglaan. So, nung na-stuck lahat yung tubig nung tubig na galing sa bundok dahil may stock file sila. Naharang. Naharang nun, biglang sumabog yung buhangin yung stockpile nila. Kasama yung tubig. Doon ko nakita na, sabi ko, matagal lang nangyari yung bagyo 1995. Na parang dagat ang ilog na yun. At nakita ko posibleng mangyari nung ulit. Araw na yun. Kinakabahan na ako, sabi pero ko sa... nung 1995 hindi siya umawas. Doon lang kumalat. Kumalat siya. Pero hindi po ganun na mabilis. Kasi may harang eh. Siyempre pag may harang, kasi tatlong araw, parang 2 days na ulan o 3 days na ulan, naobserbahan ko kasi hindi naman umaapaw ng ganun. Hindi siya ganun kadaming tubig. Nagreklamo sila nun eh. Nung una. Eh sabi eh, hindi daw naman kasalanan ng PMI ang baha. Ang sabi ng isang mataas na official. Ganun po ba? Anyway, kung meron tayo man dito, maaaring may factor, definitely hindi sila 100%, but definitely meron bagay na porsyento siguro na pwedeng naging nakadagdag sa ano, sa impact ng epekto sa atin. Ma'am G, palagay mo mga magkano yung kung nailinya mo na ba? Bakit hindi napasama doon sa 10 na una? Kasi, siyempre. Na ayokong pangunahan yung ating father. Totoo. Kasi ako bilang anak, nandun yung aking pagpapasakop sa aking tatay. Napakabait na anak ng Madam G. Siya yung hinihintay ko.